Okay, game. Hello and welcome to the Sabaw Podcast. We are here with genius comics creator Manix Abrera, author of Kikomachine comics. How many is that? Nine books? 12 books! Hindi ka talaga fan. National Book Award winning wordless graphic literature comics for 14. And currently, Sanmig endorser. Hello, Manix. Hi. Good morning. Thank you sa pag-invite. Salamat din sa pagpunta. Salamat, sir. Pa. You look so handsome today. Every day, naman, every day. Kayo rin eh, grabe nga. Well, we invited you here because we wanted to pick your brains. So, I guess, first things first, when did you realize na mahilig ka gumawa ng comics? Filipino na nga. Sure. Go. Na-realize ko yun kasi yung tatay ko, artist, tsaka cartoonist talaga si Jess Abrera. So araw-araw, nag-drawing talaga siya. Araw-araw talaga yan. Tapos nakikita kong enjoy na enjoy siya kasi ang ganda ng ngiti niya, napang may glow siya. Tapos nakita ko na, ay shit, gusto ko rin maging ganyan paglaki ko. So gusto kong maging artist. Yan. So idol ko talaga siya. So, lagi akong tawatabi sa kanya. Ginagaya ko yung mga drawing niya. Eh, political cartoonist si Papa. Oh, yeah. So, madi-draw niya yung mga presidente noon. Si Cory, yung mga Marcos, Ramos, ganyan. So, ginagaya ko rin yung mga presidents na di-draw niya. Si Cory, ganyan. Yeah. Pero hindi ko naman sila kilala. So, ginagawa ko mga robot niya. No? Mga Cory na robot, mga Marcos na robot, ganyan. Just to give a context, Jess Abrera is the author of the Alipin script that usually comes out in Inquirer. Tsaka yung mga editorial cartoons niya. Oo nga. Sa Inquirer. Basta lagi kong ginagaya yung drawings niya, yung styles niya. Tapos lagi niya pinapagalita na, ay nako, Manuel, huwag mong gagayahin yung style ko. Dapat may sarili kang style. Sabi ko, eh, pangit yung style ko. Sabi niya, ay okay lang yan kahit pangit, basta sarili mo. Mas maganda yan kaysa yung ginaya mo. Yun. So, maliit pa lang ako noon, tinitrain niya talaga ako na huwag gumaya. Ayan, na hanapin yung sarili kong ano. Huwag gumaya o huwag gumaya sa kanya? Huwag gumaya sa kanya, tsaka sa style lang iba. Ayan, tapos, basta testing nagda-drawing din ako ng comics, naramdaman ko yun eh, na ang saya-saya ko. Na, parang nawawala ako sa mundo. Ang ganda-ganda-ganda. May relief siya from Oo, parang kumbaga na sa ibang... sa ibang state of mind ako, Nax. Alam niyo naman yun, di ba, pag nagsusulat, di ba, yung gano'n. So, bata ako, naramdaman ko na yun na nakita ko siya pag gumagawa ko ng comics or nagde-drawing, gano'n. Okay. So, nung bata ka, mahilig ka rin magbasa ng mga comics? Ay, sobra. Oh, sobrang hilig ko magbasa. Hindi lang comics, kahit mga libro, ganyan. Kasi, sina mama, papa, readers sila eh. So, dami-dami-daming libro sa bahay, kung ano-ano. Kahit yung mga lolo ko, mahilig sa mga detective, ganyan, mga mystery. You remember yung mga unang nabasa mo na medyo nag-influence yung early style mo? Funny comics. Yours. As in, malaking Planet of the Apes. Yan, Eclok. Hindi ko nakapuntan yun. Kaya naman po ba rin? Sobrang trip na trip yun, 5 piso lang dati. Exactly. Bukod sa funny comics, Archie. Tapos, pag mataas yung grades namin, ayan, bibilang ko yung mga special, mga Tintin, ganyan. Medyo mahal na kasi yun. Mahal yun, ha? Hanggang na yun, mahal pa rin yung Tintin. So, kakaririn namin talaga para mabigyan kami ni mama ng Tintin. Yun, no? Tapos, Pugat Baboy. Bata pa lang. Ay, panalo yun. Lumaki ako sa Pugat Baboy. Yun. So, hanggang ngayon, idol ko pa rin talaga si Paul Medina. Lumaki ako sa Pugat Baboy. Very nice. Kamusta yung eventually, when did you realize that you could make a living from just doing comics? Ah, magandang question. Yes. Nung nagsa-start pa lang ako, high school pa lang, alam ko nang gusto ko mag-fine arts. Okay. Tapos sabi ni Papa, sige, mag-fine arts ka, good luck, ganyan. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko maging artist talaga, dapat huwag kong isipin yung pera. Huwag kong isipin yung fame, ganyan. Parang bonus lang yan kung bayaran ka or kung makilala ka. Gawin mo siya dahil gusto mo. So, kung gusto mo talaga, sige, pumasok ka dyan, supportahan kita. So, yun nga, nag-fine arts ako. So, nung nagko-comics na ako talaga, nung ginagawa ko ng Kikomachine, talagang malayo sa isip ko na gagawin kong career yan. Basta mahal ko lang just talaga during siya. During college mo nagawa yung first Kikomachine? Second year college ako, yun yung nag-start yung Kikomachine sa Inquirer. So, hindi ko inisip na gagawin kong career, pero naramdaman ko talaga na mahal ko itong pagko-comics ko, paggawa ko ng Kikomachine. So, tuloy-tuloy lang siya. Pagka-graduate ko,
ito, naramdaman ko yung buhay talaga na wala akong pera, ang hirap ganyan. Starving artist talaga. Umiyak-iyak ako nun sa tatay ko na, bakit ganito? Di ba dapat ng artist, supportado ng ano, ganyan. Mga drama-drama mode ganyan. Hindi ka winorn. Yeah, but... Winorn niya ako. Sabi niya, yung sinasabi ko sa'yo, gawin mo yan kasi gusto mo. Eh dahil kailangan mo rin mabuhay, kailangan mo trabaho ka. Ayun, so racket ako ng racket noon, dami kong racket lang, mga magazines. Okay. Kagaya ng, kasi baka yung mga ibang nakikinig dito ngayon, maybe they don't know that you have to do 8 million things before you can do your dream. Tama, so, ano yung mga pinagdaanan ko? Sige. Ito yung time na nararamdaman ko ng kailangan kong gumalaw talaga para mabuhay. So, ang dami kong sideline sa mga magazines noon. Iba-ibang magazines. For illustrations. Nagdo-drawing ako para sa mga tula. Nagdo-drawing ako para sa mga article. Yan. Tapos, sabay-sabay ito ah. Meron din akong sideline sa mga ad agencies, mga storyboards. Yan. Did they yan. Pay more? Oo, yung ad agencies. Magazines, hindi masyado. Pero, regular. Okay. Alos every month, tuloy-tuloy. Tsaka, ang dami ko in-applyan talaga, hindi lang isa. How did you apply? Nagsisend ka lang ng samples? Nagsisend ako ng email, tapos pupunta talaga ako roon. Ah, to pitch your comments? Oo, napapakita ko ito yung mga gawa. So, may mga meeting? Oo, may mga meeting talaga. Okay. Tapos illustrations ang ginagawa ko, hindi comics. Manix, just to clarify, ano yung hit or miss ratio? Kunyari, pupunta ka, mag-pitch ka, how often do you get turned down? 50-50 yan. Talaga ako. Ang dami ko rin, ang daming mga ano, hindi rin tumanggap sa akin. Gusto ko din nung mag-submit sa mga children's books. Ayan, yun, may mga hindi tinanggap kasi sabi din yung style ko, pang-adult masyado. Maraming ganun. Marami akong mga luhang pinagdaanan din. How did you not get discouraged? Kasi syempre, mahirap yun, diba? Ah, kasi... What kept you going? Ito yung mga medyo nakakaasar naman na, ay, ano ba, ayaw niyo yung style ko, ayaw yung ano ko. Pero meron kasi yung mahal na ginagawa ko, yung comics ko, na never ko binitawan. Kahit okay na ko ng lahat, ito, ginagawa ko siya. So, never ko binitawan tong Kikomachine. Part siya ng buhay ko talaga. Kahit down ako dito sa ibang part ng career, buhay pa rin yung Kikomachine, tuloy-tuloy lang. So, yun yung nag-ano sa akin, natuloy mo lang yan. Kaya ako to ginagawa para masustentuhan ko tong pagko-comics ko. Tapos, nung antagal-tagal ko rin nagko-comics, mga ilang years na, dito ko na naisip na what if subukan kong gawin libro. So, yan, pinitch ko sa mga publishing house yan. Dami kong in-email. Yan. Tapos, buti, sumugot yung publisher na gusto ko talagang mag-print yung Visprint. Kasi nung time na to, naglabas ng Jazz Tour na yung Visprint. Yes. Dati kasi puro Bob Ong eh. So, Bob Ong fan din ako. Yes. Tapos biglang Carlo Vergara na Jazz sa tour na, open pala sila mag, ano, ng comics. So 2005. Pinropose ko sa kanila yung comics ko. Sabi nila, sige, punta ka dito, mag-meet tayo. Sales talk mo kami. Kaya ko bakit. Natakot ako, tapos parang hindi ko kaya na sales talk yung comics ko. Tapos kinabahan talaga ako. Inisip ko, ay baka hilaw pa yan, baka ano. So, 1 year, hindi ako nagparamdam muna sa Visprint. Kasi takot ako eh. After you got like... Oo, nung nag-email sila, yun. Hindi ako sumagot. Takot talaga, 1 year. After a year, naramdam ko ulit na, hindi, kailangan ko nang gawin to. Okay. Yan. 2004, 2005 yan. Parang, how did you get the courage to do that? Nakausap ko si Kajo. Baldissimo. Okay. Author, illustrator, basta nagkwentuhan kami, tapos na banggit niya lang na, gawin mo ng libro yung mga comics. Feeling ko hindi na tumaalala ni Kajo eh. gawin mo ng ano yung comics mo, okay yung Visprint. Sabi niya kasi nabasa niya nga rin yung mga chances. So parang naalala ko yung nga pala na nag-submit na ako dun dati. So in-email ko ulit yung Visprint. Pwede pa ba? Oo, tapos... Nag-reply sila, naalala nila, ikaw yung last year, di ba? Halika mo na ka dito, i-sales talk mo kami sa comics. So, nilakas ako yung loob ko, inisip ko parang thesis defense to. Punta ako na, nag-base talaga ako. Shot ka muna? Hindi naman. Nag-pray ako na mabuti. Bisa-bisa ko nun, tapos inisip ko na yung mga pwedeng itanong nila sa akin. So, pagpunta ko ron, handang-handa talaga, as in, may cover na, naka-layout na halos. Kasi buo na, hinihintay ko lang
matamis nilang ako. Kumbaga, ayun. You felt na, oy, maganda yung presentation ko. Oo, kasi kinagin ko talaga. Kasi para sa akin, ginandahan ko talaga. Ayun. Ang kausap ko si Nida. Ramirez. Nida Ramirez ng Bisprint. Ayun, tapos sabi niya, sige, subukan natin to. Tapos, sinasaya ko noon, nasa bus ako pa uwi, naiyak-iyak pa ako. Pakamis na namin. Oo. 2005, how did you 2005, feel? 2005, nung lumabas na yung libro. Nung hawak mo na sa kamay mo. Nung hawak ko, yun, naiyak talaga ako. Seryoso to, sinuluha talaga ako na, shock sa saya, niyayakap ko siyang ganyan, no. Yung tapos nasa bus na naman, ako pa uwi, ginabasa kong ganyan. Ano ito yung uwi mo galing Bisprint, umiiyak ka? Oo, oh, iiyak ako lagi. Every year? Oo, oh, every year. So, saya-saya yung feeling na yun, hindi ko makakalimutan yun. Tapos tinuloy-tuloy ko lang talaga siya. Ano yung feeling na, like for example, sinimula mo yan nung nag-aaral ka pa and all those things. What did it feel like when you were with your friends or even just walking through campus na published author ka, na published cartoonist? Saka maganda yung reception kasi yan. O hindi rin, nung start din. Kasi nung start, nagsisimula pala ako, hindi ko pa alam yung boses ko, yung drawing style ko, ang gulo pa. Nagpapasikat pa ako sa style ko noon, yung shading-shading pa ako. Ngayon pag tinitingnan ko, hindi naman kailangan eh. Basta parang, alam mo yun, pasikat ka pa pag nag-start eh usually. So ganun ako, hindi ko pa nahanap yung stride ko. Tapos ang dami yung sabi, yung corny naman, hindi ko maintindihan, ganyan-ganyan. Pero hinayaan ko lang kasi wala pa kailan kasi gusto ko itong ginagawa ko. Tapos alam kong matututo rin naman ako habang tumatagal. So, habang tumatagal, ina-enjoy ko lang talaga isang gawin. Basta binubuhos ko lang talaga yung puso ko doon. Student pa ako nito ah. Tapos hindi ko makakalimutan yung time na siguro third year college ako nito. So mga 1 year na ako nagko-comics. Lumapit sa akin yung kaklase ko si Jessica, sabi niya, "Hoy Manix, okay yung comics mo kanina, nakakatawa." Yun lang ang sinabi niya, tapos nagbago yung buhay ko na. Ay putek, may naka-appreciate ng gawa ko. Yes. Tapos bukas gagalingan ko pa nga para matuwa uli si Jessica. So parang maganda siguro si Jessica. Hindi ko siya type, hindi ko siya crush, pero ang ganda-ganda lang na may audience ka. Oo, na may audience siya. Lumapit pa talaga sa akin at sinabing maganda. Ang effort siya. Oo, tapos dahil doon, parang naisip ko, ayaw, may nagbabasa nga nito. Kasi nakakalimutan ko minsan eh, na may nagbabasa. May nagbabasa nga nito, gagandahan ko nga yan. So, ito target ko. Mahiya ka naman. O, mahiya naman. So, target ko yung mga klasiko, mga ganyan. So, parang natural lang siya kasi kung ano yung nangyari sa paligid. Did that make a difference? Tipong nagbago yung mindset mo, uy, ganito pala yung audience actually, ko. Ito yung audience ko. Kasi dati hindi ko alam kung sinong kakausapin ko eh. Matanda ba? Magulo ba? Sino ba? Kailangan ko bang magpasika? Kailangan ko bang ganyan? Kailangan ko gulo. Tapos, I'm guessing, nag-elevate pa yan nung lumabas yung libro. Ayun, nung lumabas yung libro, ito medyo na-pressure na ako talaga na ayusin ko naman kasi kumakalat na talaga siya. Tapos, dahil sobrang na-pressure ako, ang ginagawa kong style hanggang ngayon, tuwing magdodrawing ako ng comics, inalis ko sa isip ko na may magbabasa nito. Kasi ang una kong iniisip, dapat matuwa ako dun sa ginawa ko. Pag hindi ako natuwa, na yung barometer. Pag hindi ako natuwa, hindi ko siya ilalabas. So, puro draft muna yan. Tapos, dapat magustuhan ko itong ginawa ko. So, nung nagawa mo yon, and then may audience ka na, at what point was it? Pang ilang libro yung medyo na feel mo na? Feel kong okay na. okay pa. Daming mga napapapirma sa akin sa mga bimbansya. Because I've seen your lines now, Manix. And you say na, it took some time to get there. Pero obviously, pero worth it. It's, yeah, it's worth it. Salamat. Pang ilang libro yun? Because there are 9 books, di ba? Book 5, book 4? Hindi nga, 90. Oh, there are 12 books. I'm sorry. Yeah. Hindi ka talaga fan. Sorry. Naramdaman kong okay itong paggawa ng comics, saka ng paggawa ng libro, saka yung kaya niya akong sustentuhan na, nung fourth book na. Naka 4 books na, tapos nung naramdaman na ay may returns, may pabalik na sa akin. May royalties pala. Na hindi ko na kailangang karirin masyado yung pag-racket ko ng matindi. Kahit konti na lang gawin kong racket. Mabawasan mo na yung hassle. Oo, parang mas makakakonsentrate na ako. Yun. Fourth book yun. Tapos nakausap ko rin kasi si Paul Medina tungkol dito sa mga libro. Sabi niya, ang style nga daw talaga dyan,
tuloy-tuloy-tuloy-tuloy yung paggawa, wag nang titigil. Kasi once na tumigil ka, ang hirap bumalik eh. Kahit sa sarili mo, mawawala yung flow. Mm-hmm. So, consistency. Tuloy-tuloy-tuloy-tuloy. Gawa ka ng gawa. Okay. As a writer. Well, as a writer. Yes, of course. Puro mga published authors ko sa as a writer. Lahat naman tayo. Tuloy mo, sir. Kayo kasi may physical na libro eh. Grabe naman. Ano sabihin ko? As a creative, would you look back sa mga lumang gawa mo? And then you... Nagandahan na ako dyan dati. Oo! Ang ganda! Galing! Sakto-sakto! Ganyan ako. Pag tinitin ako yung book one ko ngayon, nahihiya ako na... Pwede bang i-erase natin? Oo! Anong wag? Ganun. Pero okay na rin siya na na-document na... Kasi pag kinumpare mo yung Kikomachine 1 sa Kikomachine 12, ibang-iba eh. Yes. Style, yung pagkwento. Is it not weird sometimes when people come up to you and they have one of your first books and they really like it? Like, ang weird, but I don't like it anymore. Then, love ko pa rin naman siya, pero kitang-kita lang na iba yung... Iba yun. Parang mas nakakalungkot yata pag tinignan mo yung mga dati mong gawa, tapos sabi, uy, ganda pala nito ha! May parang pala. Ayaw, mas hindi ka nang evolve. Sa bagay. Okay. Initially, the stories came from your own life, your own college life. Hmm. Where do the stories come from now, and which ones yung mga paborito mo? I-share ko lang itong isang story ko na lagi ko itong kinikwento sa lahat pag nabibigay ako mga talk, mga workshop. Nung college kasi ako, meron kaming kaklase, ang pangalan niya si Migs. Mm-hmm. Tapos kinikwento niya sa akin na parang ilang years na ano siya, satanista. Satanista. Sumasamba talaga siya kay Satanas. Kasi legit na devil worshipper talaga siya. Hindi yung nagpapakul na hindi mo demonyo. Wala ko alam dyan. Ito, totoo talaga. Kinikwento niya sa akin. Tapos, basta meron siyang malaking pentagram sa kwarto niya. Oh, wow! Yung may naka-superimpose na ulo ng kambing. Basta mga weird na symbols. Yung mga kandila. Oh, yung mga usual na pangsamba sa demonyo talaga. Tapos, isang gabi raw. Basta gabi-gabi nagdadasal talaga siya. Isang gabi raw, habang nagdadasal siya sa... Kay Satanas. Sa puon ng kadiliman. Okay, I believe this. Yung isang kandila, bigla raw lumutang, tapos lumapit sa mukha niya. For real? Yun tapos, sabi niya. Hindi siya lasing, hindi siya nagda-drugs. Talagang lumutang daw talaga. Tapos sobrang takot niya, kinabukasan, sumali siya sa Youth for Christ. Tapos galing so when Satan answers, don't answer okay. Balikan lang kay Jesus. Balikan lang kay Jesus. Magandun lang pala. Wala siya paninindigan. That's a weird phenomenon. Pero, tapos, nabumalik siya. Tapos, masaya na siya, di ba? Ano ako nito? Hindi pa ako nagko-comics ito. First year college. Oh, ito, fine arts din siya. Tapos, gandang-ganda ako sa kwento niya na ang galing nga kasi nandito lang siya. Totoo nangyari sa kanya. Ito, katabi ko siya, nawakan ko siya. You cannot make that up. Oo, parang ang galing eh. Tapos, iniisip ko, nung magko-comics na ako, ganun yung mga gusto kong kwento. Mga super weird na, pero totoong nangyari siya. Kasi dami-daming ganyang kwento. Yes. Ang galing lang yung mga ganyan. Conceptually, yung jump from Kikomachine into something like, for me, medyo malayo. Parang it's you're putting yourself out of your comfort zone talega. The silent comics. Paano yung proseso paggawa nun? Yung silent comics, sobrang ibang-ibang-iba siya sa Kikomachine. Kasi yung Kikomachine, sobrang text-heavy niya eh. Ang daming dialogue talaga. Tapos nakakatawad may punchline, usually, ganyan. Yes. O, yun, may mga naisip din kasi yung stories na o, drama, ganyan, malalim, or medyo philosophical, ganyan. So naisip kong bagay siyang mas mahabang format ilabas. Tapos yun, inisip ko, i-challenge ko yung sarili ko na wordless naman. Kasi kabaliktaran talaga ng Kikomachine. Kasi masarap na... Napahirapan mo rin minsan yung sarili ko. Talagang pahirapan mo rin. So, masaya kasi kumbaga ibang brain muscles naman yung ginagamit ko sa paggawa ng silent comics. Tapos dito na, ang dami ko rin natututunan eh. Hanggang ngayon, ang dami ko pang natututunan habang gumagawa. Yung timing, yung flow ng pagkwento. Kasi ibang iba pag walang salita eh. Talagang hindi ko tulungan mo yung reader na so, how hard was it written? For you, usually? During that time. Marami ka bang drafts na tinapon? Super daming drafts paggawa ng silent comics. Hanggang ngayon. Pero sobrang ina-enjoy ko siya. Nag-enjoy ako dun sa paghihirap eh. Kasi mahirap talaga siya. Oo, mahirap talaga siya.
Pero enjoy siya. Sobrang enjoy siya gawin. May mga naging reference ba sa'yo para sa paggawa ng silent Pegs comics? Ang dami kasi. Ang daming mga nagsasilent comics sa buong mundo. So, binabasa ko yun sina Peter Cooper, ganyan. Tapos nung nagawa ko na yung 12, may nagsabi sa akin na, uy, yung gawa mo parang gawa ni Jason. Si Jason, isa siyang Norwegian cartoonist na may mga silent comics din siya. So, nung nagawa ko yung 12, inanap ko si Jason, yan, may nabiliw sa bookstores. Tapos, trip na trip na yung gawa niya kasi yung simple-simple yung drawing niya. Pero ang lalim-lalim, ayun. So, yun, mga naging peg ko pa rin yun. Tapos, ang dami-dami, nahalo-halo ko pa yan. Nag-silent month yata yung Marvel dati. Naalala ko. Nastigal. Wordless na. Ginaya nila yung G.I. Joe 21, Larry Hama. After that, kasi, sobrang bumenta. Silent issue. Tapos, ginawa rin nila yung... Ginawa nila isang buong buwan na ng title. Ang ganda. Ang ganda. Ang galing na. Who needs writers, right? Uy, grabe. Marami, marami tayo kailangan ng writer. Writing pa rin naman yun eh. Oh, so, parang ibang ano lang. Ibang ano lang. Okay. Can we talk about another project that's near and dear to me? Yung News Hardcore. Ay, News Hardcore. Salamat. Sobrang true to life. Anybody who works in media knows how true it is. Even if it sounds surreal, looks surreal. Totoo. Nangyayari ba talaga? Nangyayari lahat siya. Mga interview subjects na halata-halata ang sinungaling. Diba? Yung mga difficulties in getting a good quote. Or wala pa yung crew mo. Wala sa bakasyon. My personal favorite was the parang hacks. Yung may app ka for transcription. Pero nagsasabi sa'yo na ano yan. Ay, mali yung grammar mo. Story angle ka na. Oh, sorry, story angle. Pero alam niyo, never ako nagkaroon ng chaleco na ganun. Never. I wish I had a vest na may pockets. Binis ko, right, binis right. ko yung kihawi. Di ba siya chaleco siya sa mga Tokyo? Salamat. Okay. So, anong feeling na pag nakita mo sarili mo sa billboard na umiinom ng beer? Umiinom ng beer sa billboard sa EDSA. Anong please feeling tell mo? Us how that came about. Kasi as far as I'm concerned, you're living the dream. Grabe. Ano ba ang exaggeration? Maybe Manix now is ano drinking every day. Pinabayaran ka nila para uminom ng beer. Grabe. Oy, grabe. This is a exactly. Family podcast. Okay. Yeah. So, is it? Dun sa question, sobrang nakakahiya. Nung nakita ko yun sa araw yan, nakaganan na ako sa nakakahiya. Nakakahiya-kahiya. pero masaya rin na nakakahiyak din. Na parang, wow, thank you. Ganyan. Nag-ano lang sila, in-email nila ako a few years ago kung pwede akong gumawa ng comic strips para sa online ano nila. Right. So, gumagawa na ako ng comics nun. Tapos, after a year, tinanong nila kung open daw ba akong maging endorser, tapos gumawa ng commercial. Tapos, akala ko na... How did you, like, ko hindi seryoso. Akala ko, i-pitch lang nila, tapos pwede mabalit so, ka naman. Lang, sure, game lang. Tapos biglang after a few months, game na, shoot na tayo. Tapos parang, hala, oh my God, ito pala ito. Akala ko hindi naman matutuloy. Ayan. Pero... So, anong feeling na maging commercial? Yeah, are you enjoying it? Nakakahiyan si Nia talaga. Ako po naman, yung nung nasa set ka na, I mean, paano, mahirap ba maging artista, sir? Yeah. Grabe naman. Nung nasa set, actually, hindi ko ina-expect na bonggang shoot pala siya na, A full setup. Kasi lalaki ng mga camera. May makeup artist. Oo, may makeup artist. Tapos, gabing-gabi na yun eh, tapos ginawa nilang umaga. Puro lights. Okay. Mga ganong level na, Pinake yung daylight. Tapos ang tagal, parang ilang oras yan, paulit-ulit na... Kailangan ko lang nakangiti sa camera. Ilang shot, ilang ulit yan, nakangiti lang. Nakakang bote. Nakakasaya ka. Kinomics ko nga rin yung ibang mga nakakatawang. Are you now considering your acting? I mean, grabe. May acting career ka na. Ang hirap. Pero in-enjoy ko lang. Tsaka, dun sa shoot mismo, dami ko nakuhang topics pa for comics na magagamit ko sa News Hardcore, sa Kikomachine. Yeah. Pero gusto ko malaman, ano yung feeling nung nakita mo yung mga characters mo? Things that came from your brain, tapos kita mo buhay na sila. Do you feel like it's a validation? Na, holy crap, may nag-animate sobrang, ito, totoo, nakakaiyak ulit yan. Parang nakita. Ito ko na-project sa akin. May grabe. Ito sa inyo. Kasi,
Kaya gusto ko magpasalamat din sa lahat ng mga nag-animate, sa ad agency, sa lahat. Kasi sila yung nag-conceptualist na. Pinaghirapan nila gayahin yung style. Alam mo nga. Humingi lang sila ng key frames, yes, ng key drawings. So sila nagpagalaw lahat. Tapos nagulat nga ako. Are you satisfied with what they did? Oo, sobra-sobra pa nga. Parang exage naman ito. Baka pwede mong gawing animated series. Yeah, web series. Pwede rin. Saya rin eh. Okay. So, sino yung mga cartoonists or titles na hanggang ngayon you still follow them? Kasi number one lagi tatay ko. Kasi dami-dami ko natutunan. Hanggang ngayon, tatay ko. Tapos, Paul Medina. Si Arnold Dare, trip na trip ko kasi mythology class. Parang nung nabasa ko yung dati, wow! Yung storytelling, grabe. Na ngayon magkakaroon na ng movie? Ay, oo nga. Yeah, oh, yes. Exciting. An animated movie, yeah. Tapos sobrang dami. As in, kahit yung mga yung contemporary comic artists ngayon tsaka writers, trip na trip ko talaga. Tapos, pero yung mga kinalakihan ko pa, yan, sina Bill Watterson ng Calvin and Hobbes. Si Farside. Gary Larson. Yun, yung mga trip ko doon. Tsaka yung mga lahat ng nasa Funny Comics. Bakit na nga Funny Comics. So, nakapag nga kamis nyo. May nagbenta pa sa eBay, ha? Pero mahal na. Yeah, eh, kasi yung mga collection nila yun, eh. Murabil, yeah. Okay, More serious. Nalari Alcala pala. Of course. More serious note. Serious note, what makes you laugh? Naksa. Seryoso bigla. Nagpapatawa sa akin mga everyday things. Kaya mahilig ako mag-commute eh. Minsan pag kailangan ko magsulat sa gabi, magko-commute talaga ako kahit wala akong kailangang puntahan. Ikot lang ako sa kayong MRT, sa kayong jeep, sa kayong tricycle. Just looking for stories. Kuha akong kwento. Ang dami-dami talagang kwentong nangyayari sa paligid, di ba? Maging observant ka lang. Totoo yan. Tapos ang daming napapatawa ako sa mga kwento na may mag-jowang nag-aaway dito kasi nagsasabi ng I love you yung lalaki, pero yung babae, pinapaikot talaga yung sagot na, ba't kailangan mo pa tanungin yan kung mahal kita yun? Kasi mga gano'n na, ang galing yun, dami-daming gems sa paligid. Do you find that observation or developing yung mga skills for it is usually what's lacking in a lot of starting artists? Ang masasabi ko, napaka-important niya kung gusto mong maging writer, artist. Di ba, alam niyo naman yun na, dapat observant ka. Lalong-lalo rin kung artist ka. Kasi usually, kasi ako nung start ako, pag nung iniisip ko, artist ako, sa bahay lang naman ako. Drawing lang ako. Hindi ko kailangan lumabas ng bahay. May Google naman eh, kung kailangan ako mag-ano. Pero iba pa rin yung little things eh, na wala sa internet, na ikaw yung naranasan mo, na with all your senses, na naamoy mo, narinig mo, nalasahan mo. Ibang-iba eh, na iba yung retention niya sa memory mo na pag dinrowing mo, mas mararamdaman yun ng reader eh, na ibang level to. Siguro ikaw and somebody else, you see the same thing pero magkaiba yung tatranslate mo sa... Oo, tsaka iba yung point of view niyo. Parang may nakita ako dati na, hindi ko malala kung sino nagkwento sa Jollibee. Gusto niya ng one-piece chicken at rice, a la carte. Eh, lumabas mas mahal pa kaysa dun sa one-piece. Sa meal, sabi niya. Mas mahal pa yung... Drink, eh. Ma'am, di pwede. O sige, yung meal na lang. Grabe. Sabi niya yung meal, pero di ko naman kunin yung drink. O sige po, ma'am. Ang ganda. Masabi lang. Ang galing. May isang pa nga. May meron pa ganun eh. Ito naman. Doctor's appointment. Okay. Bawal daw mag-cancel 1 week before. Okay. Kasi may bayad na yun. Okay. Pero libre magpa-reschedule. So, sige. Reschedule for 3 weeks from now. Before. Okay. Can I cancel it now? Yes. Ang kulit. Ang ganda. Exactly. You can use it. Alam mo, ganyan, di ba? Real life na. Ang galing, oh. Hindi mo yung masusunan, eh. Sobrang wild, eh. Ang ganda. Yung logic ng mga tao. Ang ganda. Pero totoo rin yung mga, parang nagko-commute ka, kahit hindi mo ka-chika yung driver, pakinggan mo lang. Pero, mga ganun. So, Larry, what do you say to ang dami nang nag-idolize sa'yo, nag-look up to you? Oh, grabe. Some people actually just, you imitate yourself. What do you say to these young men? Papasalamat ako sa kanya. Tsaka, ito sinabi rin kasi sa akin ng mga batikang artists eh, na huwag ka mag-keep ng secrets sa technique mo, sa style. Huwag mo i-hoard. Ibigay mo. Kasi habang nagbibigay ka, ang dami pang pumapasok sa'yo lalo. Pin number niyo parang. Ibigay ko kami. Yeah. So pag nagbibigay ako ng mga workshop, ng mga ano, dati kasi meron akong mga
ilang secrets pa yun, itatago ko na. Kasi pinaghirapan ko to eh. Pero ngayon, nung narinig ko, so binibigay ko lahat. Sige, wala na secret na ano. Bigay na lahat. Lahat, binibigay yung mga technique. Sige, tanong niya lang, bibigay ko yun lahat. Tapos habang bigay ka ng bigay ng bigay, it's weird. Totoo nga, di ba patat kong papasok. Na, ang galing din. Was it hard for you, Manix? Like, because it was hard for me to start just talking in seminars and workshops. Paano mo na-overcome yung ganung? Matagal. Kasi mahihayin pa naman ako, di ba na? Parang nung simula, hiyang-hiya talaga ako na... Pero habang tumatagal, nasanay na lang ako. So exposure tapos, lang yan. Oh, tuloy-tuloy lang talaga. Tapos ang nakita kong style, lagi akong may pinapakitang PowerPoint ng drawing ko para doon nila nakatingin. So, tama yan. Hindi na may hiya. Ayan, tingnan niya lang yan. Explain ko yung ginawa ko. Nasanay na akong ganun. What are some of the ways that fans have shown you yung appreciation nila? Meron ba mga stalker? Meron mga super fan? Oh, meron din. Lagyang nagpag... Manix. Grabe na. Cult of Manix. Lagyang nagpapasalamat sa... Nagpapasalamat ako sa kanila kasi hardcore din eh. Parang nakaka-touch masyado na talaga salamat na na-appreciate nyo yung gawa ko. Iba kasi pag may nag... May ganun eh. Tapos... Pero hindi ko siya inaano sa isip ko na ay may mga fans, ay may mga ano. Kasi nakaka-pressure talaga. Kasi hindi, parang bonus lang yan. Thank you na nagugustuhan nyo. Pero ang isa sa mga hindi ko makakalimutan, may nagsulat sa akin na senior citizen. Tapos snail mail niya pinadala. Tapos sulat talaga, mahaba na sulat kaway. Tapos ang ganda-ganda kasi sabi niya, parang Dear Manix, like ko nakikita yung comics mo sa Jalio. Feeling ko maganda siya, pero hindi ko siya mabasa kasi liit-liit ng sulat. pero feeling ko talaga maganda siya. So, congratulations ngayon. Parang visual pa lang. Feeling ko maganda siya. Tapos, pwede bang next time laki-laki mo ng konti para mabasa ko. Tapos, parang ang sweet-sweet nung pagkasulat niya. Tapos, pinadala mo na ng magnifying glass. Kaya nga yun. Tapos, parang tinago ko yung letter na yun. Tapos, yung ano lang naman sa style mo, ang hirap lang i-cosplay siguro. Magulo talaga. What are some of the, maliban sa senior citizen na yun, ano ba yung mga weird places or weird encounters kung saan nakita mo yung works mo? Like, nagkataon ba, like, nasa Europe ka one day tapos may fans doon? Grabe naman. Malay sa grabe. What are some of the weird places na encounter mo yung works mo? Ito yung mga hindi ko na-expect na lang. No, kasi meron kaming yung writers group, yung Biyaheng Panulat. Kasama ko si Nero Satalia, John Cruz Reyes, si Ricky Lee. Nagbibigay kaming libreng workshops sa mga schools. Pero ngayon nag-rest muna eh. A few years ago, pumunta kaming Marawi. Nung hindi pa magulo yung Marawi nun. Tapos hindi ko na-expect na aabot dun yung Kikomachine. Pero nung pagpunta namin dun sa MSU campus, parang ang dami, binabasa namin yung comics mo, hindi ko masindi. So, nakagulat din. Nakakaano pa sila yung mga... Hijab. Kasi yung, nandito yung mata lang yung nakita. They were excited. Rockstar ka pa rin. Hindi, grabe naman. Tapos, beautiful eyes sila. Tapos yung iba raw, bumibili ng libro sa malayong bayan pa. Kasi yun yung may pinakamalapit na bookstore. Whoa. Yung binabiyahe nila pag may bagong libro. So, parang... Ang kwento yun, grabe naman, nakakataba. Nakakaiyak na. Totoo ba yan? Exage naman. Parang may mga ganong instances na mapaisip ko na kailangan mo talagang ayusin yung ginagawa ko kasi talaga. may mga nagbabasa ng you don't want to disappoint them. What are you working on now? What's ano mga future projects? Ngayon, meron ako mga ibang projects pa na comics din. Pero, unti-unti ko pa siyang ginagawa eh. Parang, sabay-sabay kasi sila, tapos unti-unti. So, dahan-dahan lang yan. Kasi, itong Kikomachine News Hardcore yan, may mga deadline niya. So, ito yung regular talaga. Tapos, bukod dun sa mga comics, meron akong solo exhibit ulit sa Gallery Stephanie sa February next year. Yan. So, yun yung medyo kinakarir ko pa ngayon na medyo marami-raming artworks yung let's talk about, I changed years lang tayo. You no longer live in Manila. What was the, for, I mean,
what was the economic like process behind that? Because it's cheaper to live in the province, syempre. Nakatulong ba yun sa creative process? Living outside the hustle and bustle? Nung umalis akong Manila, sinubukan kong tumira sa malayong lugar, sa probinsya, sa mga bundok, ganyan. Naki-stay muna ako sa friends ko. Sabi nila, try mo lang mo, 1 month, drawing ka dito, ganyan. Tapos sinubukan ko na, ang sarap-sarap mag-drawing na kaharap mo mga puno. Yes. May dagat na malapit kung gusto mo. Tapos nice. Naisip ko na, sige nga, try ko nga na mag-stay ako sa probinsya, ganyan. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Ngayon, 3 years na ako na wala sa Manila. Mm-hmm. Pero okay lang kasi madalas naman ako mag-Manila pa rin pag yung mga events. Dali lang naman pumunta eh. Pero nag-enjoy rin kasi ako sa biyahe ng bus na malayo. Mm-hmm. Na doon ako nag-iisip-isip. Okay. Tapos nakatulong din sa akin yung tahimik lang minsan. Yes. Tapos makadrawing talaga ako ng maraming ngayon sa gabi. Mas productive ka talaga. Mas naging productive din ako. Okay. Pero ano yun eh, kasi depende kasi may mga writers at artists na hindi naman nakaka-work sa ganong exactly sitwasyon. Kailangan iba yung busy nila, busy. Ayun. So, kailangan kilalanin mo lang yung sarili mo kung saan ka mas productive, saan ka mas makaka-work ngayon. Kasi ako binabalance ko rin eh. Pag sobrang tagal ko sa ganong tahimik lang, hindi na rin ako makagawa eh. Okay. Ito nga ka na lang ako eh. Na-enjoy ko lang yung hangin eh. So, parang bababa uli ako, punta ako sa ibang lugar naman. Ayan. How long does it take, like, before boredom sets in? Ako like, tagal naman, no? Pero kailangan galaw ako ng galaw talaga. From start to finish, gaano katagal yung isang comic strip? Mm-hmm. Usually, ang isang comic strip, yung pag-iisip ng kwento, tuloy-tuloy lang yun eh. Pero yung mismong itodrawing ko na siya, mga 1 to 2 hours ang isang strip. Pero yung pagluluto, yung pagkonsentralize. Ayun, yung tuloy-tuloy lang yun. Lagi-lagi. Tapos, how many before you know na, okay, volume 10 na to? Every year siya. Okay. 1 year's worth ng strips, one book. Yeah. Okay. So dapat tuloy-tuloy lang talaga. Okay. In closing, did you feel, Manix, that looking back now, it would be as big as it now is, and satisfied ka ba with the body of work you have right now? Grabe. Gusto ko lang balikan yung sinabi sa akin ni Papa. Nag-start pa lang ako na yun nga, dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. So ngayon na nandito ako, sobrang thankful ko lang kasi bonus lang lahat eh, na kaya akong buhayin dito, na nakilala ko dito. Parang bonus lang talaga siya kasi yung pinaka puso niya, mahal na mahal ko talaga siya na gawin. Na kahit mawala na lahat yan, kahit talk rin ng lahat, gagawin at gagawin ko pa rin siya. So, doon ako thankful na nahanap ko siya. Itong gusto kong gawin talaga buong buhay ko. So, sobrang thankful lang ako. Very nice. Do you want to thank anybody else? Sobrang thank you sa mga... San Miguel. sa mga endorsements. Seriously, sobrang salamat sa mga tuwatangkilik ng mga libro, ng mga Kikomachine yan. Kasi ito yung nagpapatuloy rin sa akin eh, na gumawa pa ng maraming. And so, sobrang salamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala rin naman ito. Hindi mabubuhay yung industry. Pahabol lang. Is there anything na sinabmit mo or naisip mo or ginagawa mo tapos sinabi ng editor mo na hindi pwede? Rejections. Sa comics, sa Kikomachine, meron dati. May ginawa akong series dati tungkol sa suicide, tungkol sa pagpapakamatay. Tapos, hindi ko pinagtawanan yung topic. Ginawa ko ang yung uplifting pa. Pero sinabi ng editor na iwasan na lang natin 'to kasi nakakatakot yung mga siyang sensitive. Oo. Tapos naiintindihan ko naman, so never ko na nilabas 'yun sa kahit saan. Tapos buti na nga lang hindi kasi sabi sa psychology, pag every time na may topic tungkol sa ganyan, parang tumataas yung rate. Eh. Anong suicide? Okay. Oh, may pag-usapan. Kahit positive yung inaano. Positive. Wow. Huwag na natin pag-usapan. Pero marami pang ganun. Mga minsan ine-edit nila. Naiintindihan ko naman kasi pag sa dyaryo,
Sinasabi naman nila. Oh. Pero pag lumabas sa libro, ito yung totoong ginawa ko talaga. Ano, sinasabi mo siya? Oh, yung okay. Unedited. Oh, unedited. Raw. Where can they catch you? May forthcoming seminars ka ba? Ay, you have shirts, where can they buy shirts? Ah, sige, punta kayo sa manix-abrera.com. Yeah, may mga events doon. Yung next na mangyayaring malaki ay Comiket? Comics Market. Which sa Elements Centris, October. Nangyumutan ko yung date. Tapos yung next ay Comic-Con sa November. Sabayan niya. Basta November. Okay. October, November. Tapos November yung Comic-Con, doon nila launch yung Kikomachine 13. Yeah. Alright! So, looking forward. Yay! Yes. Thank you, Manix. Thank you, Manix. Oh, grabe. Thank you, sir. Baka pwede mas pwede yung pila. Last time, I fell in line, it's like 2 hours. Oh, grabe, ano ba? Thank you, Manix. Thank you, sir. Thank you. Salamat sa inyo.